Giselle Sanchez, kasali sa Made in Malacañang, nakiusap sa netizens. Sinabi nitong, wala pong personalan, trabaho lang po. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Nananawagan ang aktres na si Giselle Sanchez na sana ay huwag siyang batikusin dahil parte siya ng pelikulang Made in Malacañang. Mukhang hindi lang basta simple ang kanyang magiging role dahil sinabi niyang may tsansa na maging controversial ang kanyang gagampanan at maaari siyang i-bash ng mga tao sa ad ni Giselle sa kanyang Instagram account. Finally, doing a project with Derek Daryl Yap. I must admit that this role is going to be very controversial and I may be bashed for this. But please bear in mind that I am an actress. Artists just play a role given to them. Hindi naman niya pinangalanan kung sino nga ba ang role na gagampanan niya, kaya mas na curious pa ang mga netizens kung sino nga ba siya sa upcoming Viva film. Pagkukwento ni Giselle, tinanggap raw niya ang offer sa kanya na maging parte ng pelikula kahit na hindi pa niya alam kung ano ang kanyang magiging partisipasyon dito. Pero naniniwala daw siya sa Viva at sa director. Ani Giselle, when I accepted this film, I accepted it blindly, not knowing my role, the length of my participation in the film, nor the contents of the script. I trusted my handler from Viva Artist Agency, and I trusted Derek Daryl's judgment that I will be fit for the role. Hindi pa man ipinapalabas ang pelikula, ngunit madalas na itong pag-usapan dahil sa controversial na cast. Kamakailan nga lang nang mag-trending si Ella Cruz dahil sa kanyang pahayag ukol sa mga natutunan niya sa Made in Malacañang. Dito nga ay kinumpara niya ang history sa chismis, bagay na ikinataas ng kilay ng mga netizens. Kaya naman hindi matanggal kay Giselle ang pangamba na may mga tao ring mambash sa kanya, lalo na pag nalaman kung ano ang kanyang role. Samantala, ipinasilip naman na ni Daryl Yap sa pamamagitan ng kanyang Ven Sentiments Facebook page ang teaser ng Made in Malacañang. Nagpahayag naman ng iba't ibang komento ang ilang netizens ukol rito. Miss Giselle, no problem naman po. Tama ka, trabaho lang. Wala pong personalan. Alam po ng lahat na bright kayo at aware sa kung ano ang totoong nangyari. In terms of history, lalo sa panahon ng martial law. Basta ang isipin mo, trabaho lang iyan. At napili ka sa isa sa mga gaganap sa nasabing project ni Mr. Yap. Sana maganda ang kalalabasan nito. Good luck po sa cast ng Made in Malacañang. When people gets your character into reality, that just mean you portrayed the role effectively. You are an actress, not a lawyer. You don't need to define yourself against potential bashers.